Kaugnay ng pagtataas ng presyo ng bigas, makakapanayam natin ngayong umaga si Ginoong Rex Estoperez, Director ng Public Affairs at Tagapagsalita ng National Food Authority. Good morning po, Ginoong Estoperez. Magandang umaga sa iyo, Kara, at saka sa ating mga tagapagsalita. Okay, sir. Ano po ba talaga ang totoo? Kulang ba talaga tayo sa supply ng bigas o hindi? Kasi ang sinasabi ng rice retailers, kulang daw yung supply kaya tumataas ang presyo. Ang pagtaas ng presyo, ang pag-adjust ng presyo ng bigas na yun, normal occurrence yan every year, no? Meron tayong tinatawag na lean months kasi dalawang season lang tayo, wet and dry season. At yung ating pong main harvest naman, eh mag-umpisa pa yun ng September. Yung ating tatatapos lang na harvest, eh yung March, April, itong summer harvest natin. Uh-oh. So normal occurrence po yan, kaya pinaghandaan po natin yan. So ang presyo na yan, siyempre demand and supply yan. Pag walang harvest, taga-tanim, wala tayong ani, yan po tinatawag natin na lean months. So, sa tingin nyo, tama lang itong pagtataas nila ng presyo na ang sinasabi ng mga mamimili ay 10 pesos daw every week? Ano yan eh? Sinasabi ko nga, every year naman yan, nangyayari po yan. At hindi nakapagtataka po yan, palaging nag-adjust ng presyo na yan. Huwag lang po tayo na mas mahirap po naman pagdating naman ng tag-ani na yung nagtataas ang presyo ng bigas. Eh mukhang napaka-unusual yun. Pero pag hindi naman tag-ani, na lean months tayo, pag nag-adjust ang presyo na yan, eh yun ay normal po na occurrence yan. Ang ginagawa po naman ng pamahalaan ay paghahanda po naman tulad ng ginagawa ng National Food Authority. Buffer stocking ang ginagawa natin para kahit papano matugunan po natin sa ating mga merkado yung matataas na presyo na may choice yung ating mga mamimili, 27 pesos na regular milk rice at 32 pesos po na well milk rice. So ang sinasabi niyo po sir ay June, July until August lang po itong mataas na presyo mula sa mga rice retailers. Pero pagdating po ng September, kung kailan na mag-aani po ulit ang mga magsasaka, bababa na ulit ang presyo. That's very correct. Ano yung sinasabi ko naman, Kara, no? Pagdating naman ng September, anihan tayo, alalahanin natin na last quarter palagi ng every year, no? Diyan yung tumatama yung bagyo. Huwag lang sana tamaan at pinagdadasal natin yan. Huwag tamaan ng malakas na bagyo yung ating harvest, ano? Yung atin pong El Nino, hindi pa natin napapactor in yan. Pero sa ngayon po, yung ating pagtaas na yan, hopefully, pag maganda ang ani natin by September, ay mag-normalize naman yung presyo na yan. Sir, may mga iba pong nagsasabi na may mga negosyante raw na nangiipit talaga ng supply ng bigas o nananamantala, kaya tumataas daw yung presyo ng bigas. Ano reaction niyo? May mga traders tayo nagsasamantala, pero sinasabi nga na hinuhoard yan. Ayaw na natin bumalik natin sa Marcelo natin, no, na mayroong raid, na yun po tinitingnan natin. May mga visitorial powers tayo sa ating mga bodega at tinitingnan din natin yung kanilang mga inventaryo. So lahat pong yan, kung titingnan natin, pag sinasabi natin, mas spekulasyon. Pag yan spekulasyon ang tumama sa atin, may panic buying, may hoarding, eh sinong tatamaan yan? Tayo rin po mga Pilipino. Dapat tayo po magtulungan sa mga panahon ito. So sir, ano pong ginagawa ng NFA para hindi naman masyadong umaray yung ating mga mamimili pagdating dito sa pagbili ng bigas? Ang choice nila sa National Food Authority, sinasabi ko nga, regular milk rice natin na 27 pesos at well milk rice natin na 32 pesos. Yun nga lang, Kara, sinasabi natin, lahat po ng lisensyado ng mga magbibigas ay mayroong NFA rice dahil meron tayong accredited retailers lamang. Ano? So yung atin po namang bigas ay na commercial, na NFA, ay comparable po yan yung quality sa commercial. Kaya yun ang bantayan nila, baka may magic o di kaya yung kanilang mga price tag, baliktaran, 27 strap sa likod pala, 28 for it. Yun ang mantayan po ng ating mga mamimili. Ano pong ginagawa natin, sir, pagdating dito sa mga, kung kunyari, meron po tayong nahuli ng mga hoarders? Sa ginagawa po natin ng monitoring araw-araw, pag binahuli po tayo, automatic po yan, hindi na natin bigyan ng allocation. At saka dinadaan natin sila sa proseso na pag hindi natin kaagad dyan na pwedeng i-filean ng mga charges, ano? Kailangan muna, ipatigil muna natin, samantalang inimbestigahan po natin para dumaan naman sila sa proseso. Kumuha raw po kayo ang NFA ng 800,000 metric tons ng bigas mula Vietnam. Saan po ito dadalhin at paano yung magiging distribution, sir? Yung atin pong pagdangkat ng bigas, ano, lang last year po, at April last year, nag-angkat tayo ng 205,700 metric tons. Yung November po, nag-angkat tayo ng 500,000 metric tons. Ang dumating lang po, 120,000 metric tons. Ang 380,000 metric tons po, dumating yung January. Noong April po, nag-beat ulit tayo ng 800,000 metric tons mula Vietnam. At yan po ay darating 200,000 metric tons every month
magmula po ng Mayo hanggang Agosto po yan. Yun ang magiging buffer stock po natin. Sir, may mungkahi po yung ilang magsasaka sa Bulacan na sana raw taasan nyo na lang daw po yung bili ninyo sa bigas para sa inyo na lang sila direktang magbebenta. Kapag daw kasi sa mga pribadong negosyante sila nagbebenta, may posibilidad daw na magkaroon ng artificial rice shortage at dayaan sa presyo. Kaya yung ating pong presyo no, na NFA sa pag-imili sa mga magsasaka, ay yung tinatawag natin na support price. Ano? Kaya support price yan, pang-alalay lang po, dahil unang-una, ang ginagawa po natin, pag bumaba ang presyo doon sa support price po natin, intensify natin yung ating procurement. Pero sa ngayon po, na maganda ang presyo ng bigas sa mga magsasaka, sa private sector, pinapabayaan po natin yan dahil ngayon na po, nagkapag-enjoy ng mataas ang presyo ng ating mga magsasaka. For the last years, hindi na nag-ganun ang presyo dahil nga doon sa smuggling at saka over-importation ng National Food Authority. Sir, palagi na itong tinatanong sa inyo at palagi rin sinasabi ng NFA na self-sufficient na sa rice. Yun ang gusto ng lahat, maging self-sufficient na sa rice ang ating bansa. Kailan po ba talaga magiging self-sufficient ang Pilipinas at hindi na kailangan mag-angkat mula sa ibang bansa? Last year, no, nagdeklara po si Secretary Alcala, 97% self-sufficient. Ano? Yun kasi ang problema, Kara, nung nakarang administrasyon, hindi ito pinagandaan yung ating agri-infrastructure even though that were an agricultural economy. Ngayon, tayo pala nag-umpisa at yun po ang ating target, ano, magiging self-sufficient at tinitingnan natin na yun ang ating layunin even though hindi natin na kami for the last year. No? Yun pa rin yung ating direksyon. Ano? Para nang sa ganun, ay at least may direksyon tayo na kakampi natin yung rice self-sufficiency. But for now, ang sinasabi nga natin, paghahandaan po natin yan, hindi lang doon dahil sa presyo na taas. Kung hindi, doon sa merging ng ating ASEAN at saka yung pagtanggal ng QR, yung quantitative restrictions sa 2017. Pag lahat po tayo open na po pagdating natin bigas, hindi tayo protektado. Pero sir, mahigit kalahati na ng termino itong si Pangulong Aquino. Hanggang ngayon pa, hindi pa natin nare-reach itong target na to. Parang, I think it's unfair naman na i-blame pa ito from the previous administration. Ay, hindi po natin masisisi doon sa administration na yan. Dahil unang-una, doon lang sa administration na yan, Presidente, nag-umpisa yung ating paghahanda ulit. Kung titibabalikan po natin yung history, ng ni Presidente Marcos, nakakompleto po yung ating agri-infrastructure, post-harvest facilities. Ano? May mga FSDC po tayo na pumututok yan. Pero nung time ni Presidente, ngayon pa lang natin nakikita ng mga ang preparasyon na yan. So, hindi ko yan basta-basta natin kagad ma-address, not until na kompleto natin yung ating agricultural infrastructures na ginagawa po ngayon ng ating pamahalaan. Pero sir, kung sinasabi niyo po na 97% self-sufficient na tayo, mapapangako po ba na under this administration, bago magtapos yung administrasyong ito, in 2016 ay magiging 100% self-sufficient na tayo sa bigas at hindi na tayo kailangan mag-angkat mula sa ibang bansa? Alam mo, Kara, okay lang sana yan kung ang ating bansa tulad ng ibang bansa ng Vietnam at Thailand na hindi binibisita ng typhoon, ano, yung ng bagyo. Kung ang Vietnam tinatamaan dito sa gitna nila, yung rice-producing areas nila, hindi tinatamaan ng bagyo, ganun din sa Thailand. Kaya Pilipinas, halos lahat ng ating production area sinatamaan ng bagyo, sinatamaan ng kalamidad. No? Ang hirap natin sasabihin na by the end of the term of President Noy, no? Na magiging self-sufficient tayo, hindi kontrolado po ng presidente yung mas natural calamity. So, ang sa atin lang naman, at least yung sinasabi natin, ang layunin po natin, tumataas naman yung ating produksyon. Yun nga lang, hindi naman natin masasabi na maging rice-sufficient tayo dahil kung titingnan natin, we are islands, ano? Yung kung kahit doon sa cost of production, kung titingnan natin, 8 pesos lang po ang cost of production ng Vietnam, Thailand, 8 pesos. Ang Pilipinas po, maabot ng 10.28, no? So, yun pa rin ang ating layunin, no? Pababain yung cost of production, patataasin yung ating production, para nang sa ganun, eh yung presyo po dito sa ating bansa at ang production natin ay tumaas po. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Rex Estoperes, Director ng Public Affairs at Tagapagsalita ng National Food Authority. May masasabi lang po siguro, Kara, yung sige ating po, mga sir, mamamayan, na imbis na magpanik sila, ang magagawa lang at matutulong din, huwag tayo magsayang ng pagkain, lalong-lalo na yung kanin. Yan lang po ang matutulong nila. Maraming salamat, mabuhay po tayo. Maraming salamat, sir. Good morning po.